Ayan o. Oh. Yan, yan ay ginawa si JY Zigzag dahil natin. Tingin kong dapat palitan talaga. Sa atin. So, malaki ng pinagbago nito mga brad. Muna kasi magbigay ng feedback after magpalit ng D-type. Tapos sasabihin kong maganda agad. So, go! Good day mga brad! Salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe na una at pangalawang video natin. This is our third vlog. And gusto ko sana nang i-share sa inyo itong ginawa nating pag-upgrade naman sa ating carburetor from stock to D-type carb. Nakita nyo naman na bigay na agad tayo ng testimony rin sa pagpalit natin ng D-type carb. Ito yung vlog number 2. So bakit mas naamo na yun kaysa dun sa pagpalabas nitong pagpalit natin ng D-type? Gusto ko sanang ipakita na muna kasi magbigay ng feedback after kung magpalit ng D-type, tapos sasabihin kung maganda agad. So gumawa muna ako ng video na naka D-type carb na tayo. Para pinalabas ko to, makikita nyo na may pagbabasya na kayo kung ano yung naging performance. So sa iba, pag magpapagawa kayo o magpapa-convert ng D-type, nagiging issue ng karamihan lalo na pagdating, uy, may aksidente. Nagiging issue ng karamihan lalo na pagdating airbox natin is kailangan ng conversion. Ginagawa ng iba, kinakat pa yon, pinapalitan ng mga PVC or ng mga plastic bottles. So dito, conversion natin dito, hindi tayo magpapalit ng ganon. So makikita nyo ngayon, ginawa ni GY Zigzag. So saludo kay GY Zigzag dahil wala tayong sinira sa ating airbox. Makikita nyo rito kung ang ginawa niya, nireheat niya lang, tapos sinukat niya sa isang lumang carb na D-type din, ang ginawa niyang hulmahan. Kaya ngayon, makikita nyo, yun ang ginagamit natin. So napakadali, di ba? Easy conversion sa D-type carb. Oh, traffic. So regarding gas performance naman, dating pumapalo sa atin na 22 to 24 kilometers per liter sa stock carb. So nagbago na siya ngayon. So naglalaro lagi ito sa akin ngayon ng 31 to 34 kilometers per liter. Napakalaking improvement na mula dun sa stock carb natin na nasa 20 something lang talaga yung kaya niya. So wala tayong adjust karayom doon. Dito rin hindi rin ako nagpa-adjust ng karayom dahil gusto ko full performance siya. Traffic sa Aurora Boulevard. Mga hindi pala nakapanood nito, ito ay second hand nga pala natin kinuha galing sa kasa. So meron tayong first video nun na napakapangit niya nung nilabas ko talaga. So sa mga nag-subscribe dito sa atin, nagpapasalamat ako sa inyo dahil gusto nyo rin malaman kung ano yung mga magiging pagbabago nito sa atin. So malaki ng pinagbago nito mga brad. From nothing to better na tong ating Rusi Gala. So ito na, pakita ko na muna sa inyo tong kung paano ginawang conversion ni GY Zigzag dito sa ating Rusi Gala Sporty. Go, pasok! Ah!
Yun. Nice. Okay. Diba? So yung iba magtataka, kahit Brad ba nga ganyan lang yung consumption mo, 31 to 34 kilometers per liter ang city driving. So ito naman yung maaari kong maging sagot dyan. Hanap mo ay performance, magandang performance. Mahirap pong pagsabayin yung matipid nga sa gas pero maganda yung performance ng motor mo. Laging may pros and cons dyan. Pero sa 31 to 34 kilometers per liter, sulit na rin yan para sa isang 125 na GY6 scooter. So yung iba, malamang ang ginagawa na maabot pa yung T, nag-a-adjust pa rin sila ng karayom dito sa D-Type. At titipid talaga yon. Pero hindi ko masasabi kasi yung performance ng motor niya kung magiging ganun pa rin kalakas. So ako naman, ang hinahabol ko naman dito is good performance. So para sa ganung gas consumption, naiintindihan ko na yon. So isa pang dahilan siguro kung bakit ganun lang yung nakukuha akong gas consumption, kasi kung mapapansin nyo, nakapipe ako eh. Nung nakuha ko kasi itong motor na to, naka-converted na siya sa pipe, kaya medyo masarap siyang ibirit. Tapos magandang lalaroin mo yung linyador ng gano'n, no? Ang sarap ng tunog niya. And isa pa, ang ginagamit ko rin palang gas dito is 97 octane or yung special na gasoline. So sa lahat ng mga naging motor ko, yun talaga yung ginagamit kong gas. Kaya medyo mabilis sumunog siya. Pero okay naman siya sa akin. Hindi naman ako pinahiya nito. So tinan nyo naman, napaganda yung mga hatak niya. Ang sarap niyang gamitin talaga. Promise. Napakalaki ng improvement. So ito yung mga dapat nating mga abangan, mga brads, dito sa mga susunod nating mga i-upload, yung mga naging ginawa akong setup dito, kung paano ba, bakit ba hindi to bakit hindi siya matakaw sa tirik, kung ano-anong lumalabas na issue. So may mga pinalitan ako rito. Ito yung sa tingin kong, sa akin personal opinion ko, yung sa tingin kong dapat palitan talaga, maiwasan natin yung mga lumalabas na issue na kaisyo, bakit ganito, hard starting, ganito. Darating tayo sa point na yan. So for today's vlog kasi, gusto ko muna i-share sa inyo ito pagpalit natin ng D-Type. At yung naging epekto naman nito or naging performance nito na ipakita ko na. Paki-watch na lang po yung vlog number 2 natin. Yung nag-test ride tayo sa Antipolo na yung bago palit tayo ng D-Type nun. So kayo na rin makakapagsabi. So ito, pahabol na lang. May isa tayong mga susunod na episode na ipapalabas. Yung mga naghahanap ng konting pigala ng silinyador. Yung mga ano na. Ayan o. Yan na ginawa si GY6 sa kanyan. O, tinan nyo. Mga ano na siya. Mga palo na siya. O.
Ang bilis niya mag-response yan. Darating tayo dyan sa mga videos na yan. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga nag-subscribe ulit. Thank you very much po sa inyo. Alright, okay. Thank you!